Hello guys, magandang araw. Welcome again sa ating channel. Pasarapin pa ang anumang uri ng lutuin kasama ang Thrifty Kitchen. At para ngayong araw, gagawa tayo ng isa sa pinakang masarap na inihaw na klase ng isda. Ito po ay ang keto o yung catfish kung tawagin. So dito ay gagamitin natin yung natural na pamamaraan ng pag-iihaw, which is gagamit tayo ng kahoy. So pagkahoy ang ginagamit ko, sa labas talaga ako nag-iihaw, at meron din tayong ilang mga gulay na kasama sa pag-iihaw, at dito ay papakita ko sa inyo kung papaano yung preparation ko. Kaya medyo bihira ko talaga po itong gawin ng pag-iihaw sa labas kasi medyo matagal para sa akin dahil hindi ako gumagamit ng mga electric o yung stove namin kapag inihaw, kasi nga mas masarap talaga kapag ang inihaw ay gagawin sa labas at dun sa natural na pamamaraan, kasi meron na ngayong mga nauuso na mga inihaw, kaya ilalagay mo siya sa isang boiler o yung ano bang tawag doon sa nakalimutan ko na, yung turbo, yan, sa turbo pwede siya. At saka meron na rin ngayon ng mga nauuso na ano pa yung isang yon, wala kasi ako ng mga gamit na yun eh, hindi ko alam, yung air fryer, yan. Pero dito ay dahil marami naman tayong magagamit, why not natin siyang mapakinabangan, di ba? O dito nga ay meron akong kawayan dyan, tapos pinaprepare ko siya yung mga sangasangan na parang letter Y. So kumuha ako niyan, tapos siya yung gagamitin natin pagpapatungan ng ating isda na iihawin. Tapos yung kawayan naman na yun, yung Chinese bamboo ko na yun, ay napakadami na nang napaggamitan ko sa kanya sa uri ng lutuin, kahit na mga gamitin dito sa bahay, marami na. Hindi siya pamalo ha, hindi pamalo yan. Yan ay sadyang ginagamit ko po sa aking mga pagbablog, at mabilis siyang dumami. Ayan, at kasama ko din ang aking si Wolfie, lagi siyang nakabantay kapag ako nasa labas. Pag naapuyan na natin yan, ay ating ipiprepare naman yung ating main na reason kung bakit tayo gagawa ng apoy, ay dahil mag-iihaw nga tayo ng hito. Itong hito na ito approximately ay nasa 1 kilo mahigit, pero no, syempre lilinisin natin siya. Sa paglilinis naman ito ay mabilis lamang. Lalagyan natin siya ng maraming asin at ikukuskus natin sa kanyang balat para matanggal yung kanyang madulas na texture. Tapos dito nga ay hahanapin lang natin yung pinakang gitna niya, isusunod lang natin yung stick doon sa pinakang buto niya para mapusok natin siya ng pantay at maayos. At pe-prepare din natin syempre yung ating mga gulay na napakasarap talaga ding i-partner dito sa ating inihaw na hito. Meron tayo ditong kamatis, meron tayong maliliit na potato o yung baby potato na tinatawag, meron din tayo ditong sibuyas at bawang, at yung ating bell pepper. Bakit may sibuyas at bawang? Ito po ay isa sa pinakang masarap kapag ka may inihaw ka na ganyan, ilalagay mo sa toyo at siya ay magbibigay ng napakasarap na lasa, lalo na yung bell pepper. At dito ay isasalang natin siya sa apoy ng mga 20-30 minutes. Bakit po ang tagal? Kasi gusto ko sigurado ako, at saka pati masyadong mataas yung ating ihawan, dahil nga po ito yung isa sa pamamaraan na para ma-juicy yung isda at hindi siya masyadong ma-overcook, o yung doon lang sa pagkaka hindi ko sure ha, kasi yung tilapia kapag ganito yung ginagawa ko, hindi rin naman siya na-overcook, as in pagka binuksan mo yung gitna niya, still intact pa rin siya and hindi siya ganun ka-dry dahil nga naluto siya siguro ng maayos o masyadong mataas yung ating lutuan. Kaya pagka inihaw na ganito, sa labas ko talaga ginagawa. Makikita ninyo, napakasarap na, at pinapainin na lang natin dito yung ating hito. Sa loob ng mga ilang minuto pa ay pwede na siyang alisin, at binaba ko lamang siya ng bahagya dahil merong part na gusto ko pang magkaroon ng yung magbubbles yung balat niya, kagaya niyan na lumutong-lutong siya ng kaunti. Pero ang hito nga po ay isa sa pinakang masarap na inihaw na luto, pero masarap din siya ng ginataan. At makikita ninyo ang ating mga baby potato, kamatis, lahat yan po ay naluto na ng inihaw at pwede na po siyang ihain sa ating hapagkainan. Ang napakasarap na dish na ito ay nakasulat naman sa description,
kung papaano siya gawin at yung mga ingredients na ginamit natin, especially doon sa pang-marinate ng hito. At maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay, pagsuporta at panonood ng ating mga videos.